Welcome again sa aking channel. Welcome back. At today's tutorial guys ay tuturo ko naman sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga may business na milk tea, milk teahan, usong-uso siya ngayon. So ituturo ko sa inyo guys kung paano gumawa ng isang video na pwede mong magamit para i-advertise yung iyong produkto. So mula sa ganitong picture, yan, nakikita nyo guys, papunta sa ganitong video. Okay. So, sa ganitong picture, okay, ayan, nakikita nyo naman yung picture, di ba? Kuha lang yan sa ordinaryong camera, papunta sa ganitong video. Okay? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, inaanyayahan kitang i-click yung ating subscribe button at huwag mo na rin kalimutang i-click yung ating notification bell para every time na gagawa tayo ng mga ganitong videos ay ma-update ka. So, hindi na natin patatagalin guys. Umpisahan na natin pagkatapos ng intro. So, ito na nga guys. Unang-una nating ginawa ay tinanggalan natin ng background yung ating pinagka-base. Yung ipinasa sa atin na picture is tinanggalan natin ng background gamit ang ating background eraser. Okay? So hindi ko na siguro ipapakita pa sa inyo kung paano ko siya ginawa ni sa isa. So nasa sa inyo na yan. Parang ito lang guys, sa sample lang natin. So ito na nga siya. Ginawa ko diyan is tinanggalan ko lang siya ng background, okay? So, nasa sa inyo yan guys, kung paano, kung anong applications ang gagamitin nyo. Pero para sa akin kasi is mas madali ito. Okay? Kumpara sa iba. Okay? So, ganyan lang siya kadali guys. So, after nyan guys, after nyo siya matanggalan ng background, is mag-download na rin kayo guys nung gagamitin yung background niya. Ang ginamit ko guys is yung, yun nga kung mapapansin nyo, yung Lamesa. Okay, so ito, dinownload ko siya. Then after ko siya ma-download, punta na ako ng Pixel Lab. Okay, sa Pixel Lab, dito natin aayusin ngayon yung pagkakapatong nung ating produkto doon sa ating background na lamesa. So, sa size guys, alam nyo naman na yan. Every time na gagawa tayo, lagi ko sinasabi, is 1280x720. Yan yung pinagka-default na ating size na laging ginagamit, okay? So, tanggalin na natin muna yung ano, letter na yan. Okay? So, una kong idinagdag dito, guys, is yung background na ating i-download, okay? Yan nga. So, itong background na ating i-download, yan yung unang-una kong nilagay. So, make sure na mag-fit siya doon sa ating default background. Okay? So, after that, ipinatong naman natin dito. Ilalagay natin ngayon yung ating tinanggalan ng background kanina na picture. Okay? So, punta tayo sa eraser. Hanapin natin yung ating tinanggalan ng background. Ayan na nga siya. So, okay? So, yan na siya guys. So, after niya guys, pwede nyo, marami kayong pwedeng gawin sa kanya. Pwede nyo siyang i-3D rotate. Okay? Sa 3D rotate kasi guys, kung mapapansin nyo, yung lamesa is parang nakapahiga. Okay? Eh, antindig na itong ating produkto is nakaharap sa atin. So, supposed to be dapat is nakapahiga siya papunta doon sa likod. So, i-click lang natin, i-adjust lang natin guys yung ating x-axis. Okay? So, yan guys, kung mapapansin nyo, sumang-ayon na siya doon sa tayo nung lamesa. Okay? So, adjust nyo siya konti. Ayan. So, yan na siya guys. Okay? So, after naman yan, nilagyan ko siya ng shadow, puti, para yung kanyang pagka-smooth sa gilid is mas maging klaro. Okay?
So yan, nilagyan ko siya. Okay, ayusin lang natin yung pagkakatayo niya. Ayan. So ganyan lang siya, guys. Then after that, dinuplicate ko lang yan. Ayan, maglagay ako ng copy. Okay. So ayan na, puposisyon nyo na yan. Kayo na bahala magposisyon yan. Kayo na bahala mag mag-arrange, okay. And then after that, after ko matapos yan, punta naman ako sa ating, okay, after ko matapos yun, sinave ko muna, baka hindi na-save, ah, okay, sinave natin. And then after that, sunod kong ginawa is tinanggal ko yung ating dinownload na background. Bakit? Mamaya malalaman nyo. Okay, tinanggal ko siya, guys. So ito siya, tanggalin natin. So yan na yung kinalabasan. After that, pinalitan ko yung kulay ng ating background. Ginawa ko siyang color light green. Yan. Tapos sinave ko. So dalawa na yung nakasave sa atin, guys. Isa yung may background na dinownload natin na may lamesa, at saka itong may background na light green. So dalawa yan na isisave natin, guys, ha. Okay, next na step naman natin, guys, is open natin yung ating KineMaster, yung ating KineMaster. Okay, so dito sa KineMaster, ito na yung pinagka-finale ng ating gagawin. Dito na natin siya bubuoyin lahat-lahat. So dito sa KineMaster, pakita ko na lang siguro sa inyo, guys, kung paano yung ating ginawa. Hindi ko na siguro iisa-isahin. At medyo matagal-tagal, masinsinan, abutin tayo ng siyam-siyam. Okay? So, ito yon. Kung mapapansin nyo, ayan na siya. Ayan yung kinalabasan niya. Okay? So, paano ba natin to ginawa? Paano ba nangyari na yung ating title, ayan, kung mapapansin nyo, is parang lumabas doon sa gilid nung baso, nang galing sa likod, lumabas, okay, papunta sa gilid, okay, at ayan na nga, papunta sa harap niya, okay, parang inikutan niya yung baso. So paano ba natin ginawa yan? Okay, so isa-isahin natin. So, una sa lahat, ang ginawa ko is naglagay tayo ng pinagka base media, okay, ito nga yun. So ito yun, yung ating pinagka base media, na kung saan yung ating ginawa dun sa Pixel Lab, nakasama yung ating produkto at yung background. So yan yung ating ginawang base media. Okay, next nating ginawa is inilagay naman na, naglagay naman tayo ng back lang natin. Okay, naglagay naman tayo ng layer. Okay, ano-ano ba yung mga layer na ginamit natin? So ito na nga yun. Kung mapapansin nyo, meron tayong base media na ito, okay? And then after that, naglagay tayo ng layer. Ito. Bakit kalahati? So kung mapapansin nyo, okay, adjust ko siya. Kung mapapansin nyo, guys, bakit kaya kalahati ang ginawa ko? Kasi nga, itatago natin yung letra, yung pangalan, okay? Tatago natin. Kasi kung tatanggalin ko siya, pansinin nyo, guys, ha. Kung tatanggalin ko to, let's say for example, i-delete natin siya. Delete, tinanggal ko. Okay? Makikita nyo yung letra, nandun, makikita mo dun sa gilid. So, ang gagawin natin is tatakpan natin yan. So, ang ginawa ko, ayan na nga. Ayan, ipinatong ko uli yung isa pang layer, ito siya sa media. So ipinatong ko uli yung ating ginawa. Okay? Na ito nga. Okay? So ayan na, hindi ko na lang siya i-click, baka matabunan. So ayan, ipinatong ko siya at ginawa kong pagkapatong niya is ginawa kong kalahati lang ito sa split screen, ginawa ko siyang kalahati lang. So ayan, yan yung kinalabasan niya.
para matakpan lang yung lalabas na title. Okay? So, okay natin yan. Next naman na ginawa natin is yung ating naka green screen na produkto. So, dinagdag ko lang yan guys. Galing siya dito sa may layer. Tapos, piliin mo lang yung naka green screen. Ayan siya. Pinili ko siya. Okay. So, after natin siya mapili, ayan na nga siya. I-click lang natin yung chroma key. Okay. Sa chroma key ngayon, piliin lang natin yung color green. Color light green. Okay. So, okay natin siya. So, ayan na siya guys. Kailangan nakatapat siya mismo doon sa may tasa. Okay? Kailangan matatakpan niya yung tasa na nauna. So, okay. After that, sunod naman natin yung mga title. Okay? So, paano nga ba siya lumabas ng ganyan? Paano nga ba siya nagtago at lumabas ng ganyan? Okay? So, tuturo ko sa inyo isa-isa guys. Unang lumabas, okay, is yung ating My Healthy. Una siyang lumabas. So, ayan, kung mapapansin nyo, una siyang dumungaw. So, ang ginawa ko, guys, is kung mapapansin nyo, kiklik natin to. Ginamitan ko siya, guys, ng animation. Kiklik natin yung animation. At kung mapapansin nyo itong dalawang dot na to, dyan siya gumalaw. Mula dito sa umpisa, inislide ko siya kung paano siya lalabas. Ayan, papunta dito. Paano nga ba siya lumabas guys? So, ang ginawa ko lang is, in-slide ko lang yan. Mula dito, in-slide ko papunta doon. Then, after that, in-okay ko na siya. Sumunod naman is yung breakfast. Okay? So, same thing lang guys ang gagawin natin. Mula dito, sa pagkakatago niya, okay? Pagkakatago niya, paano ba siya lalabas? So, ginamitan uli natin siya ng animation. Okay? So, every time na i-slide mo siya, papunta sa kanan, so, ikiklik mo lang yung plus sign kung saan ka ihinto. So, ayan. Ayan. So, ganyan lang guys. Dito naman, paano siya lumiit? So, mula sa pagiging malaki, okay? Mula dito sa animation na to, papunta dito is, niliitan ko lang siya guys. So, gamit ito. Okay? So, okay. Papunta siya dito. And then, papunta siya dito. Okay? So, paano na naman siya lumaki? So, ganun na naman. Gawa na naman ako nung another title na ganun. Kinapi-paste ko lang siya. Kinapi ko lang. Okay? And then, ipinatong ko. Tapos, pagkatapos niyang mawala dito, papunta dito naman. Ganun na naman, ginamitan na naman natin siya ng animation. Papalaki naman. Okay? Palaki. At papunta siya sa ibabaw. Paano ko ginawa yun? Ba't pumunta siya sa ibabaw? So, click natin to. At ilalagay lang natin siya sa bring to front. To front. Okay? So, yan guys. Kaya magtataka ka. Mula dito is nasa likuran siya. Papunta dito, napunta siya sa harapan. Okay? Kasi nga, itong ating ipinatong na green screen na ating ginamitan ng chroma key is hindi mo mapapansin na nakalitaw. Kumbaga nakaibabaw siya dun sa pinagka-base background natin. Okay? Kaya siya lumabas ngayon. Kaya lumabas itong itong ating title. Okay? So, ayan. Pasensya na guys. Medyo magulo yung aking pagpapaliwanag. Pero siguro naman at is naiintindihan nyo at nasusundan nyo. Okay? So, ganun din sa My Healthy. Paano siya lumaki? At paano siya nagkaroon ng konting liwanag? So, ang ginamita lang natin siya guys ng text glow. Okay? Kasi dito sa una nating inilagay, kung mapapansin nyo, is wala naman ako nilagay na
So yan nga guys. After that, yung kung mapapansin nyo, meron mga nag-spark-spark na yan, mga pakinang-kinang na yan. So ginamita lang natin siya guys ng overlay. Okay, click natin yung overlay. And then sa overlay, gumamit tayo ng sparkles. Okay, so ito siya. Ginamita natin siya ng sparkles. At ayan na nga yung pinalabasan niya guys. Ayan, yung nag-spark-spark na yan, okay? Yung kumikinang-kinang na yan. Okay? So, main point natin guys is yung pagkaka-animation nung kanyang pangalan. Okay? So, sana naintindihan nyo guys. Alam ko medyo nalalabuan pa kayo. And after that, ginawa naman natin yung sa music. Nilagyan natin siya ng music. So, ang ginawa ko nga dito sa music, guys, is kung mapapansin nyo, lakihan natin, okay? So, ayan, kung mapapansin nyo, dito mag-uumpisa yung pinagka-bass sound niya. So, itong guhit na to. So, dyan siya lalakas. So, para mas accurate siya dun sa paglabas ng pangalan, itinapat ko siya, okay? Sakto dun sa labas na yon, okay? So, ayan. Dahin ko konti. So, ayan siya, guys. Ayan. Kung mapapansin nyo, sakto siya halos doon sa paglabas ng pangalan. Okay? So, kung ipiplay mo siya ngayon, ayan, play natin. Try natin. Samplean. Okay? Sakto yung paglabas ng pangalan niya doon sa labas din ng bass, okay? Sa pag-angat ng bass. So ayan. So dito kasi sa ano guys, sa nilagay nating overlay tong sparkle. So ginawa ko is dinalawa ko na lang siya. So isa dito at isa dito sa kabila. Okay? So, iniikot ko na lang siya para ibang direction naman yung labas ng sparkle niya. Okay? So, ayan guys. Sana may natutunan kayo. At huwag nyo sanang kalimutang i-hit yung ating subscribe button. At i-click mo na rin yung notification bell. Okay? Maraming salamat ulit guys. Thank you and bye-bye.